Magandang araw mga kamaharlakan, naway nasa mabuti kayong kalagayan at maayos na pangangatawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa inyo. This is Queen Helen of the Jack, Elizabeth III. Magandang gabi po sa inyong lahat. Assalamualaikum. Ako'y nakatali sa aking bed gawa nga sa sobrang stress, pero hindi ako sumusuko sa laban na ito. Marami tayong pinagdaanan gawa nga nagtiwala tayo sa mga taong nagpresenta na sila ang may poder sa loob ng bangko, sa loob ng central bank, at sila ang may connection doon sa international. Nagtiwala ako, oo. Nagbigay ako ng aking suporta. Iyan ang dahilan na nagkautang-utang ako dahil dapat noong 2015 meron na tayo. Nakaabot hanggang sa 2020 na kung saan meron na mga accounts sa pangalan ni Queen. In 2021, meron na dapat dahil doon sa pagprinta ng polymer. Nakasaad sa mga testamento na ang $2 billion bilang royalty fee sa royal family na naka-care of sa pangalan ni Queen para sa pangkalahatan ay hindi binigay ng Central Bank of the Philippines. Bagkos yan ang ginamit ng kalaban at yan ang dinidistribute dyan sa Sambales, yan ang ginagamit ng mga kalaban para labanan ako, para lalo akong idiin, at sila ang namamayagpag at mismo nagpresenta na sila ang sultan, kaya titirisin sila ng batas. Kaya kayong nagmamaang-maangan na wala kayong kinalaman, hindi nyo alam na lahat kayo ay sinusuyod na ng ating satellite. Akala ninyo makakalusot kayo sa akin? Hindi, no? Kaya nga, dito, sa sobrang tiwala, kayo ang nalagay sa alanganin kahit ako'y nagsakripisyo para isugal ang aking karangalan. Ngayon, sino ang mas masama? Yung nag-utos o kayong inuutusan? Pare-pareho kayo, may kasalanan. Ngayon, nasaan ang pera? Nasaan ang share ni Queen? Saan ang kinuha ng mga sira ulo na nagpresenta at nagkaroon ng forgery sa pag-claim ng pera sa pangalan ko? Iyan ang madugo. Dahil kailangan magbayad kayo. Yan ang dahilan bakit ako lumalaban sa korte at kailangan kong ipagtanggol at ibalik sa akin ang akin. Napakasama nyo kasi eh. Ngayon, ang sinasanto nyo yung mga taong walang hiya, yung mga taong nagsasabi sila, at yung mga taong walang kwenta. Ang dapat dyan, ilagay na sila sa kalalagyan nila. Hindi na ako nagpa-ano sa kanila. Ngayon, naawa pa ako dati, pero sa ngayon, wala tayong magawa. Masasukdulan na tayo. Ngayon, salamat sa inyo, mga kapatid, no, nandiyan. Lahat kayo na nakikita ko dito, maraming salamat. Kanya-kanya tayong struggle, pero paano kaya kung biglang nag-shutdown? Paano kaya kung biglang nagkagyera? Nayaan ay paraan para linisin ang sangkatauhan. Nalagpasan natin ng mga pagsubok, nilagpasan ng ating mga ninuno,
ang mga World Wars 1, 2, at ngayon, hindi nyo na pwedeng mapigilan iyan. Kaya bago mangyari sana iyan, tulungan nyo na ako. Kasi sinong tutulong sa inyo? Yung mga taong nagpresenta? Nakikita nyo ba mga itsura niyan? Lalo na yung butod, ang tiyan? Lalo na yung mga mukha na hindi mapagkatiwalaan? Yun ba ang gusto ninyo? Anong credentials nila? Ang galing nilang manalita, pero puro kasamaan ang kanilang ginagawa. Dapat kung magiging isa kayong mga tagapagtanggol ng Diyos Ama, yung buhay ninyo dapat matuwid. Dapat walang nasisilip. Hindi eh. Ang lahat ng kasinungalingan nasa inyo. Pero nagtataka ako bakit sinusunod nyo. Dahil birds of the same feather flocks together. Eh pare-pareho kayong makasalanan. Pare-pareho kayong mga tarantado. Pare-pareho kayong walang pinag-aralan. Dahil kung may pinag-aralan kayo, hindi kayo marunong maglibak, hindi kayo marunong magsalita ng hindi maganda, at hindi kayo nagmumura, at hindi kayo lapastangan. Yan ang ibig sabihin. Now, ang laban na ito, para sa kinabukasan ng inyong pamilya, kinabukasan niyo at kaligtasan ninyo. Paano ko kayo mapapauwi OFW pag sumiklab ang gera? Paano ang gasolina? Paano ang C-130? Paano kayo hahabulin? Sige nga, mag-isip kayo. Kung hindi kayo marunong magbigay sa akin, na-delay ako ng ilang taon nang dahil din sa inyo. Una, kumampi kayo sa mali. Pinagtanggol niyo ang mali. Sumunod kayo sa mali. At lahat ng pera ninyo, isinugal ninyo sa mali. Ngayon, ako na nga ito nagbibigay ng paraan na kung anong investment ninyo, ibalik ko ng triple. Wala pa rin kayong pakialam, pero pag sumiklab na yung gera at kapag natuloy na yung shutdown, huwag kayong babalik sa akin. Huwag na huwag kayong iiyak sa akin at huwag na huwag kayong humingi ng saklolo dahil minamarkahan ko rin ang ginawa ninyo. Hindi ako mapagganti, pero ako sobra na, distress na, super, super stress na dahil meron na dapat. Kaso lang, ang sinusunod nyo, yung mga matatamis na dila ng mga politiko. Matatamis na dila na nagpresenta na silang signatory. Matatamis na dila ng mga queen. At ngayon, tinutuntun ko lahat ng queens. Tandaan nyo yan. Hindi na si queen basta-basta nagpapalagpas ng kasinungalingan, ng kalapastanganan, at lahat ito malalagay sa tama. At iyan ay hahabulin ng batas ng soberenya. Maraming salamat kung kayo ay tutulong. At marami ding salamat sa taong suwail at ayaw tumulong, pero ang aking payo, huwag kayong humingi ng tulong kapag kayo ay nasa kagipitan na, kung kayo ay lapastangan at kung kayo ay tumalikod sa aking misyon na iyon ay ang misyon ng Diyos Ama. Maraming salamat. Masalamat.